Halina at pagnilayan natin ang mga salita ng Diyos para sa 17th linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, ito rin ay kilala sa tinatawag na Linggo ng Misyong Pilipino, na kung saan mag-alay tayo ng panalangin sa mga miyembro ng Mission Society of the Philippines, na kung saan sila ay maging matatag sa pagpalaganap ng salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, narinig natin dito ang paghahalintulad ng paghahari ng Diyos sa dalawang bagay. Una, sa kayamanang nakabaon sa lupa. Ikalawa, sa mamahaling perlas. What is something in common between the two? Yung may-ari nito ay ipinagbili ang kanilang mga ari-arian upang mapasa kanila lamang ang mamahaling perlas at ang nakabaong kayamanan sa lupa. Ganito rin ang inaasahan sa atin, mga kapatid ng Panginoong Hesukristo. Gagawin natin ang lahat para lamang makuha natin at maging bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. May tatlong K na magandang hamon at magandating pagnilayan. First K ay ang kayamanan. Tandaan natin, lahat ng pag-aari natin dito ay pinahiram lamang sa atin ng Panginoon. Magandang tanongin natin, paano ko ba ginagamit ang kayamanan na ito? May napapalapit ba akong kapwa-tao sa Diyos sa pamamagitan ng mga kayamanan na ito? O baka naman ito pa ang nagiging kadahilanan upang tayo may palayo sa ating Panginoon? Second K, ang karunungan. Sa unang pagbasa, ito ang tema na kung saan si Haring Solomon ay tinanong, ano ang gusto mong ipagkaloob sa iyo? Kapangyarihan ba? Kayamanan. Pero hindi ito ang pinili ni Haring Solomon. Ang kanyang pinili ay karunungan. Magandang tanongin natin, paano ko ba pinagyayaman ang karunungan na ito? Paano ko ba ginagamit ang karunungan na ito? Third K, kaharian ng Diyos. Tandaan natin, ang kaharian ng Diyos, hindi ito isang lugar. Ang kaharian ng Diyos, ito ay ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. At magandang tanongin natin, paano tayo nakikiisa sa plano ng Diyos na ito? Muli, mga kapatid, KKK, kayamanan, karunungan, at kaharian ng Diyos. Nawa, mapalapit tayo sa kaharian ng Diyos at magabit natin ng wasto ang ating kayamanan at karunungan. Amen.